Attorney, ito pong inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede ho ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid motor vehicles po, including electric and hybrid vehicles, pati po mga motorsiklo nga dalawa at tatlo gulong. So usapin po ng pagpaparehistro ng sale at pagpapachange po of ownership. Ano po ito? Opo, Manong Ted, ito po yung inisyo na ng ni Assistant Secretary Trevor Mendoza noong August 30 po. Ito po yung nagsasaad na yung mga sale, transfer, donation or any deed of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance or actual transfer, whichever is earlier po. Aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po from the execution of the deed of conveyance or actual turnover of unit, whichever is earlier. Opo. Okay, sige po. Medyo English po kasi ito. Liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit, ano po, ng sale. Alright? So ako yung seller, siya po yung buyer. Opo, ito po ay motorsiklo o kotse. Okay, ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinag-rehistro po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw po. Araw po, Manong okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto at meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay, ito. 20 days po magmula noong 20 pong, working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of sale. Okay. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days magmula po ng notaryuhan yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective, attorney?
Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po, naging effective siya. So, September 16 po, Manong Ted. So, effective na po ito September 16, 2024. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano po ang mangyayari doon sa ng sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Nakasaad din po sa ating administrative order, Manong Ted, na meron po silang for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report, at para sa buyer, 30 working days para po i-cost yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 na po. So, ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito? Yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga nagbenta before the effectivity ng 5 araw at 20 days from the effectivity po nung administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng naturang order? Ito po, Manong Ted, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer.